Hi everyone, welcome to my channel. Ngayon guys, itong isi-share ko sa inyo ang aking lulutuin na kambing soup or goat soup. Okay, so guys, ito dahil nga meron akong mga gulay na leftover na yung hindi ko siya naluluto. Diba meron tayo minsan na luto na hindi natin na yung quantity, syempre hindi naman natin pwedeng ubusin ang gulay na yung nabibili natin sa supermarket na mga pakipakete. Hindi pwede kasi yung tag-iisa-isang pieces by pieces, diba, ang supermarket. So, ayan sa mga supermarket, guys, maramihang quantity kasi siya. So, ito yung mga leftover ko na kailangan ko na talagang lutuin ngayon dahil kung hindi, masisira siya, matatapon lang, sayang. So, ito guys, meron ako ditong leftover na carrots, okay, yung carrot, tapos yung patatas, potato, okay, yung patatas ko guys, okay pa siya, kasi hindi siya green, okay, hindi siya green, wala pa siyang sprout, okay, wala pa siyang, hindi wala pang tumutubo sa kanya na yung, ano, yung sprout na para, yung ganun guys, wag nang kakainin yun kasi masyado siyang, ano, delikado sa ating kalusugan, lalo na pag green na siya guys. Okay, poisonous siya, okay? Pag yung green na kulay ng patatas, huwag nyo nang lulutuin, huwag nyo nang itapon nyo na lang siya. Or, kung talagang hinayang kayo, itapyasin nyo na lang, o tanggalin nyo, itatapon nyo na lang yung green part na yan, as much as possible, walang green ang patatas, or wala na yung sumibol na para itutubo na siya, yung sprout niya. Huwag nang kainin yun or itapon siya guys, okay, yun, pwede siyang script off. Tapos, okay guys, meron din ako ditong yung spring onion or yung dahon ng sibuyas na leftover din siya at talagang pwede pa naman siyang lutuin, okay. Tapos guys, itong yung dry na super dry na mabilis talagang masira yung ano, yung cilantro or yung ano ba yung cilantro sa atin? Kimchi ba? Or basta cilantro or coriander, okay? Yung ginagamit sa mga soup at yung pansit, panggardishing sa pansit. So, ito siya guys. Ayan, dry na. So, ito para lang kasi sa soup at hindi ko kailangan ng ano, hindi ko na kailangan i-chop ito at hindi ko kailangan ng magandang presentation dito. Ang pinaka-importante, ito yung garlic and pepper. Optional yan. Kahit wala, kahit pepper lang o kahit wala. Tapos itong tulang soup, tulang na ito, rib soup spices, ito ang pinaka importante guys na ingredients dito. Ito ang siya ang pinaka wala, pag wala nito, hindi masarap itong soup na aking lulutuin. Sa lahat ng meat soup na ginagawa ko, pag Malay style siya, ito at or mga Indian style, meron talaga siyang mga spices na ganito guys. Tapos yung aking onion, bali, apat na pirasong onion na medium size lang siya. Marami yan siya, apat kasi guys na medium size. Tapos, isang bulb ng garlic or ng isang buo na bawang. Okay? So, dito, wala tayong gagamitin na mantika. Hindi tayo magigisa. So, talagang soup, diretso sa tubig lang siya guys. Magpapakulo ng tubig. Yung paraan ko guys na nagpapakulo ako ng tubig, tapos blanching muna siya, tapos itapon yung unang kulo, mga 5 minutes lang, tapos tapon, tapos pakulo ulit ng tubig na ito na yan, yung soup natin. Tapos ilalagay na natin yung bawang at saka yung sibuyas. Tapos pakukuloan pa natin siya ng isang beses na kulo bago ilalagay na natin ang ating mga gulay. So, ganyan lang siya. Lagay, ano lang siya talaga, guys. Super easy. Sobrang, at saka, a healthy version ng pagluto ng soup. Spare ribs itong gamit ko, guys, na, ano, na spare ribs or yung kambing. Okay, kambing na yung kanyang ribs. Tapos, ayan, binabad ko lang ang aking patatas para hindi siya mangitim habang hinihintay na isunod na natin siya sa ating niluluto na soup. Tapos may asin ako, yung asin na Himalaya salt o kahit anong asin meron kayo guys. So ito ang pinaka-importante na ingredients dito para sa ating
soup guys, na wala siyang yung amoy ng pampatanggal ng amoy siya guys ng mga meat guys. Okay, itong soup na ito tsaka pampagana sa pagkain guys. Masarap talaga yung soup nito pag mayroong ganito guys. Kahit hindi kasi sa atin wala naman tayong mga spices na ganito, ang karamihan lang sa mga Indian at saka sa Malay o sa Indonesian way of cooking, di ba? Pero para sa akin pinapasarap talaga niya ang soup na kahit na anong meat soup guys, masarap talaga siya. So ngayon hinihintay ko lang na kumulo ng isang beses yung sabaw, tapos susunod ko nang ilagay itong patatas at saka yung carrot. Okay guys, ayan, nilagay ko na ang aking patatas at ang carrot. Ngayon tatanggalin na natin. Okay, iaahon lang muna natin ang ating mga ang patatas. Okay, isang sa isang kulo lang ahonin natin ang patatas at ang yung mga meat or yung karne ng goat o ng kambing, kasi sasalain lang natin itong ating sabaw para yung mga yung bawang at saka yung sibuyas na yan itatapon natin, pati yung mga spices guys, kasi yung mga spices pag nakain mo yan, nanguya mo yan siya sa pagkain mo, mapait yan siya guys, at saka hindi sobrang maamoy, hindi siya talaga masarap. Kaya ang ginagawa ko ganito, kasi yung mga bata sabay, pag nakanguya na sila sabay tapon, pati yung kanin yung kinakain nila na nasa nabibig na nila, natatapon din kasi talaga namang hindi masarap pag nanguya yung mga spices na ito. So ayan, ito na guys, malinis na malinis, wala na siya sa sabaw at yung mga spices niya. So ngayon sasalain ko siya, i-strain ko siya guys. So yung soup nito wala siyang mga yung bits of yung bawang at saka sibuyas at saka yung mga spices na ginamit natin dito. So smooth ang pagkain, tuloy-tuloy na walang hindi matatakot yung mga bata, lalo yung mga bata kasi guys, pag alam nila ay ito yung soup na dati meron akong na nguya na spice, kaya yung natatakot silang kumain, mabagal silang kumain, ganon. So ganito ang ginagawa ko para alam nila na wala nang mga spices yan, sabaw lang yan at malinis na yan. Okay, para kainin yun, safe na yan, nakainin, wala na yung mga yung butil-butil na minsan nangunguya nila. Okay, so para tuloy-tuloy ang kain na wala silang worries. Okay, so okay guys, ito na yung na-strain natin, ito na yung mga itatapon na natin at yung sabaw, ayan, ibabalik na natin yung ating meat at saka yung gulay na inahon natin kanina, at ito na tuloy-tuloy na ang ating kailangan, ipuluan pa natin ng isang beses na lang, tapos pwede na siyang iserve. Ayan, ngayon ilalagay na natin ang ating yung kaninang coriander guys or cilantro. Tapos yung garlic and pepper. Pwedeng kung walang garlic and pepper guys, kasi ito ang mayroon ko ngayon guys. So pwedeng paminta lang ang ilagay nyo dito. Kung gusto nyo maanghang, nasa sa inyo guys kung gaano kadami. At yung meat din ninyo, kung gaano kayo kadami, ayan, nagkumulo na siya guys. Tapos ito, dito na natin lalagyan na yung mga seasoning. Kung anong gusto nyo, lagyan nyo ng bechin. Or, ako nilalagyan ko siya guys ng chicken cube. Ayan, sinabay-sabay ko siya sa pagpakulo ng tubig, sabay-sabay na lahat, para kasi yung chicken cube, di ba, para matunaw, mabilis matunaw, pag isabay mo siya. Pag na yung later on, na luto na yung mga ating meat at saka gulay. So pwede natin iserve ang ating spare ribs, goat spare ribs.
So ito na ang ating goat spare ribs na garnish ng spring onion or ng dahon ng sibuyas.